Hi guys! Welcome back to my channel. This is Say Rezos and ngayong video na to, or sa video na to is I am going to share to you guys how I color my hair. And as you can see, my hair is color blend. Before, color green to. Green siya nung pinakulay ko and may pagka-brown lang siya. Pero actually, ayan, makikita niyo ang dami niya ng color, or ang dami ko ng color black dito sa taas and sa loob, ayan. So, and medyo dry na rin siyang tignan kasi tumingkad na yung color niya. Kasi, di ba, ang buhok kapag may kulay yan, and lagi mong sinashampoo, and of course, lumilipas yung araw, pinapaliguan mo yung buhok mo, natural lang talaga na mag-fade yung color niyan. And kung blunt ka, kung light yung kulay ng hair mo, tapos araw-araw mo siyang pinapaliguan or hindi man araw-araw, basta lagi siyang nababasa or lagi mo siyang napapaliguan, of course, maglalighten yan. And ako kasi, ayaw na ayaw ko yung gantong color. Look. Hindi ako, paano ba to? Hindi ako paboro sa gantong kulay, lalo na napakatingkad niya. And parang dry talaga tingnan yung buhok. Hindi na healthy. At the same time, hindi pantay yung hair ko, yung hair color ko dito. Kung makikita niyo, humaba na talaga siya. And I'm so happy. Why? Kasi lagi akong merong pixie haircut. So, ang gupit ko talaga is laging pixie yung panglalaki. Ganun talaga. Naranasan ko talagang panglalaki yung kulay. Ay, kulay na buhok. Ano ba? Naranasan ko talagang panglalaki yung gupit ko. And talagang nagustuhan ko naman ng sobra-sobra. Hindi naman ako nagsisisend. Parang gusto ko nga ulit magpagupit kasi nasanay ako na ganun. And at the same time, summer na, sobrang init guys, grabe, lalo na dito sa amin, sobrang init talaga, mararamdaman mo yung singaw ng init, sobrang init, kahit na naka-aircon ka na, mainit pa rin talaga. So guys, makikita nyo na meron akong lip tint ngayon, nilagyan ko ng lip tint yung lips ko kasi napaka-pale ko. So kakatapos ko lang maligo, galing kami ng SM, ng grocery, ng husband ko kasi bumili kami ng mga foods na kailangan namin and at the same time mga panghanda sa birthday ng aking baby, ng aming baby. 2 years old na si baby niyan and at the same time gusto rin naman namin siyang paghanda kahit paano, diba? Dito lang sa family yung kainan ng handa, ganun. And ayun, so balik tayo sa hair ko. So ito yung hair ko, ayan siya ulit. And nagsuklay na ako kaya umayos siya and nag-lip tint ako. And by the way guys, nabili ko pala yung hair color na gagamitin ko later. Papakita ko sa inyo sa Watsons. Nakabukas yung Watsons ng SM store and binili ko Revlon na pang kulay. So it is my first time to try and color my hair using Revlon hair color. So I really do hope na maganda yung kalabasan sa akin and talagang color black siya. Gusto ko na talaga ng black. And, ewan ko, you know guys, gusto ko talaga papalit-palit yung hair color ko. So, hindi natin masasabi, hindi ko masasabi ngayon na hindi na ako mag-hair color ulit kasi ayoko magsalita ng patapos. Pero as of the moment, as of now, gusto ko talagang magkulay ng color black. Kasi talagang naiirita kasi ako guys kapag nakakita ko ng color black dito sa buhok ko or kapag hindi pantay yung hair color ko, ayaw na ayaw ko talaga ng ganun para akong basang sisi. So ayun, so papakita ko muna sa inyo yung hair color and bubuksan natin yung kung ano yung laman ng hair color, kung ano yung mga other included materials doon sa binili ko. So eto na siya guys, so ayan, makikita nyo naman yung plastic, it's from Watsons and ayan. So, kanina, habang nagbabayad sa grocery, ang aking very loving, responsible, and very good provider na mister, ako naman, sumideline ako ng konti. Sabi ko, pupunta muna akong Watsons at bibili ako ng pangkulay ng buhok. So, ito yung pangkulay ng buhok ko. So, as you can see, ayan. So, Revlon. And ang nakalagay dito, Revlon Color Silk. Beautiful color. So, tignan natin kung makinang pa rin yung buhok ko after kung magkulay ko or kung makinang talaga yung pagkakakulay niya. And then, this is naka-indicate dyan. Color Silk number 1. Color Silk. Anong sick? Color Silk number 1 in the USA. And then, Revlon 3D color. No ammonia. And it is permanent. So, ito guys, number 1 na pinaka-importante sa akin is wala siyang ammonia.
Okay? Kasi itong chemicals na to, eh, hindi itong maganda sa health natin. At the same time, nung butis ako, talagang tiniis kong wag magkuli ng buhok. Pero that time kasi blonde ako. Pero sinabi ko na, ay sige na nga, i-block ko na siya. Total, i-block ko. Total, hindi na ako magkukulay ulit. So, nung time na yon nag-block ako. At ang pinili kong hair color, no ammonia din siya or ammonia free. So, nag-search kasi ako sa internet and nakikita ko kung ano yung mga dapat nating iwasan. So, search nyo na lang din kung ano ba yung ibig sabihin ng ammonia para mas maliwanagan tayo, no? O kaya, meron akong phone dito, i-search ko na rin yung ibig sabihin niya. Ammonia. Because I don't want to leave you hanging dyan. Okay, so ammonia is a compound of nitrogen and hydrogen with the formula NH3 as stable, etc. So, dito na lang. Ammonia is a colorless gas with a characteristic pungent smell. So, why do we need to avoid ammonia? Why do we need to avoid ammonia? Ah, okay. So, we need to avoid ammonia because it is corrosive. Corrosive daw siya. And at the same time, exposure to high concentrations of ammonia in air causes immediate burning of the eyes, nose, throat, and respiratory tract and can result in blindness, lung damage, and death. Inhalation of lower concentration can cause coughing and nose and throat irritation. So, ayun na nga. So, kaya pala itong mga pangkulay na to, okay, or makikita nyo yung mga ibang pangkulay, or most of the mga pangkulay ngayon, wala na silang ammonia kasi pala, ayun. So, kapag naamoy mo yan, it may cause damages to your lungs, to your nose, and to your throat, diba? And minor effects yung uubuhin ka, ganun. And pinakamalalang epekto na yung blindness of the eyes, pagkabulag, and causing death, diba? Ayan. So, siguro, napakaganda dito kasi dun pa lang sa, nakalagay pa lang dito yan na no ammonia. Nasaan na? Ayan, no ammonia, no ammonia, yun. Very good na siya sa akin, kaya talagang kinuha ko na siya. Okay, so how much ba itong pangkulay na to? So, this is, the amount is 395, mali yun. Hindi ko. Ito ba yun? My God, where is it? Ah, okay. Ito yung resibo ng vitamin C na binili ko din sa Watson. So, yung resibo niya, ito. Ito siya, guys. Okay, so, 395 pesos siya. Okay? So, this is my first time to try Revlon hair color kasi madalas ang pinakukulay ko sa Watsons pag nagbablock lang ako or nagda-dark is yung tig 40 to 50 pesos na Glam Works. Okay, napakaganda din nun. Gustong-gusto ko yun. Kasi talagang nakukulayan niya yung hair ko. Kaya lang, kapag blend or light color yung ilalagay mo sa hair mo, hindi niya masyadong na kukulayan yung sa taas. Hindi niya masyadong na nakukulayan ng, for example, light brown yung black hair mo. Ganun. Pero pag black color yung ginamit mo, pasok siya sa bakaday. Okay. And at the same time, it is very cheap, diba? Tipid-tipid din pag may time. Okay. So, here, sabi niya pa, okay, just to give you more or much information about this one, long-lasting color plus shine. Okay? And then, 100% gray coverage in one application. Wow! So, makikita natin mamaya yan, okay? Anyway, hindi na pala mahirapan kasi black na yung dito ko. So, dito tignan natin mamaya kung mag-black talaga siya. And then, it is durable and it will bring you brilliance and I don't know how to pronounce this. Paki-correct na lang ako kung mali yung pronunciation ko. Okay, it spells C-O-U-L-E-U-R, Couleur. Okay, and I think this is another... Okay, color. Okay, so yung ibang nakalagay dito, I think another language na sila. Okay? So, it delivers natural-looking, long-lasting color and shine, leaves hair in better condition. So, I'm really after that one. Kasi kakasabi ko kanina, my God, look. Nag-dry talaga siya ng manga-manga. Diba? Ayan. So, dati color ash brown na malag
green to. Gustong-gusto ko talaga siya. Kaya sabi ko nga, kahit ano pang hair color ang ilagay niyo dyan, kapag niligo niyo yan, eh, talagang mag-fade ang kulay. So, ganun lang yun. And it is okay, the Blonde 3D Color Gel Technology, a combination of pigments, conditioners, and polymers that provide natural-looking and multi-dimensional results. So, kapag naglagay ako nito sa aking hair, and then pag makikita natin yung kulay, so, ang effect nito is talagang natural-looking daw siya. So, kahit kaka-apply mo pa lang, para talagang siya na yung hair color mo. Okay, masyado yata akong maliwanag, guys. Wait lang. Ibawasan natin ang kulay. Okay, ayan. So, nasisilo na siguro kayo. So, ayan. Yan ang aking tunay na kulay. Dinadayang ko sana sa pag-bright ng ano eh. Te, kaya lang medyo hindi maganda tingnan sa camera. Okay? Ang sobrang liwanag. Okay. So, ano na. Excited na ba kayong matry ko to? Kasi ako, excited na excited na. Actually, kaninang natin pa lang kami sa sakyan, pa-uwi pa lang kami, gusto ko na siyang itry, my goodness. And, nung pagka-uwi namin, naisip ko, galing pala kami sa labas, hindi pa ako naliligo, so maliligo muna ako. So, after namin maligo, nag-prepare muna ako ng pagkain, okay? So, after ko maligo, nag-prepare muna ako ng pagkain, and hinintay ko munang matapos maligo din si hubby, and then, ayun na, kumain na kami, natapos na ako, naghugas na ako ng mga pinagkainan namin at mga kalderong yan, and gumawa na rin ako ng dalgona coffee. Ito siya, guys. Hindi ko pa siya nauubos. Sobrang sarap. Okay? Sobrang daldal ko na pa. Sorry, ha? Tagal-tagal ang daldal ko. Okay, dapat pala kinento ko na tong mga to, di ba? Kinento ko yung mga bakit gusto kong hair color kapag nagkukulay na ako kasi baka wala na akong masabi. Pero anyway, kailangan mag-concentrate kapag nagkukulay na buhok. So, ang pinili kong color is, makikita nyo dito, ayan, meron siyang number 11 and it is soft black. Okay, meron din black kanina. Siguro pure black na black talaga yun. So, I asked the sales lady in Watson's, she is very friendly. So, tinanong ko siya na kaya mas maganda dito, yung soft black or yung black. Pero, ang suggestion niya, ito na lang daw soft black. Kasi, baka sobrang black na nun hair ko, iniiwasan natin na magmukhang parang wig yung hair, di ba? Although, gusto ko talaga ng black. Okay. Bakit gusto ko na ulit ng kulay na black? Kasi, hindi madaling ternuhan ng makeup. So, yun na nga. Sorry yung daldal ko na. Nag-enjoy akong kausap kayo. Okay? So, eto na siya. So, ayan yung kulay. So, light hair. So, super light yung hair ko ito. So, black siya. Okay? So, let's try. I'm so excited! So, buksan muna natin siya. Hindi ko naman na kailangan ng black. So, sirain na natin, ha? My God, wala na yata akong lakas. So, ayan, nabuksan ko na. Sinira ko siya talaga. And then, meron tayo dito, it's Cream Color Developer. So, this is the Cream Color Developer of this Revlon. And, mamaya, basahin natin kung kaano siya gamitin. And this is the After Color Conditioner. And so, this is the After Color Conditioner. This is the conditioner that we are going to use. And here is the, what is this? Ammonia color. Ah, ito yung colorant niya. Okay? Sana hindi ako nagkamali sa mga pinagsabi ko dito. So, ito yung colorant niya. Ito yung color developer niya. So, siguro paghahaluin natin ito. Then, after I color my hair, ito yung ilalagay natin, conditioner. So, basahin natin. Meron din ditong manual. So, napaka-importante nitong manual. Wow! Tignan nyo, guys. Ang laki-laki ng ano niya? Manual niya. Very good naman ng Revlon, di ba? And meron, dito sa manual niya, meron tayong gloves. Plastic gloves na gagamitin. So, dalawa ito. Dito sa ating left and right hand. Okay. So, ayan siya. And then, okay, it includes gloves, cream developer, ayun nga, yung colorant niya, and then yung conditioner niya. Okay. So, the first step is, let's cut this, what is this? Ano kasi sinabi ko ulit? Okay, ano ba? Memoria, please. Okay, cream developer. So, kakat lang muna natin siya. Pero wala akong, nasan kaya yung gunting ko? Okay, hanapin ko muna yung gunting ko, guys. Babalik ako, okay? So, okay.
So, ayan. So, kakatapos ko lang siyang i-section, guys. So, section natin siya ulit para sure. Para sure na walang nitis. Wala nang color blending. Importante talaga yung sinesection nyo. Kaya, di ba, na nagpapakulay tayo sa parlor, sinesection talaga nila para magpantay yung kulay. Tuloy-tuloy lang. Oh my God. Malagyan talaga ako. Ang galing na lang natin, mamay. Pag talaga color black yung pinangkukulay mo, medyo messy. So, ingat na lang, guys. Tatanggalin ko na lang mamaya. Kakayanin ng powers natin. So, suklay lang para maging even yung hair color natin. Sana matanggal yung pagka-brown ng ibang nasa loob. Hello, guys! So, ito na nga pala yung black hair ko. Look! Ang ganda-ganda, guys. Sobrang nagustuhan ko siya kasi nagmukhang silky talaga yung buhok ko. Tingnan na naman. Humihiwala yung buhok ko kasi napakadulas. Ang ganda-ganda. Actually, I like the conditioner na kasama doon sa pangkulay, sa Revlon na pangkulay na binili ko kasi talagang pinalambot niya ng husto itong hair ko. At the same time, look at the color. Para siyang gray na black na hindi siya soft black talaga. So, tama talaga yung description ng pangkulay, tama talaga yung name niya. So, it is really soft black. So, ang ganda niya, para siyang gray at the same time, silk talaga siya. So, 100% saludo ako sa inyo, Revlon. Color silk. This is color silk Revlon. And, of course, guys, hindi ito in-sponsored, ha? Hindi in-sponsor sa akin ng Revlon to. Nakita niyo naman kanina, sinabi ko sa inyo na binili ko talaga siya sa Watsons. And I really like it, my God. Look at my hair. Diba? Gosh. Ayan, nakikita nyo ba? Oh my God. Is this even real? Is this even real? My God. I mean, talagang straight na yung hair ko. Pero hindi ko in-expect na after tong kulayan, ganito siya magiging sobrang lambot and sobrang dulas. As in, look, isang suklay lang talaga sa kamay. Ayan, isang suklay. Diba? My goodness. Thank you so much, Revlon. Ang ganda-ganda ng mga products niyo talaga. Kahit kailan. From cosmetics to hair color, ang ganda-ganda talaga. Parang humaba yung buhok ko, di ba? O straight lang, my God. Kailangan ko talagang gupitin tong bangs kung pasaway. So, ayan, guys. I really like it. 100% thumbs up sa Revlon. Thank you so much for watching, guys. I hope you like this video. So, if you haven't subscribed to my channel yet, hindi pa kayo nakasubscribe sa channel ko, mag-subscribe na kayo. And kung nagustuhan niyo tong video na to, do not forget to hit the like button. And if you have any comments and suggestions, feel free to write them down in the comment box below. Okay? So, ayan na. Love na love ko talaga siya at the same time. Ayan, diba? Yung sinasabi ko kanina, nag-compliment sa kilay ko. So, ayun, sinabi ko na nga mag-subscribe and mag-comment. Di pa pala ako tapos, no? So, nakalimutan kong sabihin na yan. Yung sinasabi ko kanina, nagko-compliment yung color ng kilay. So, tignan nga natin. Sorry, guys. Sinabi ko mag-subscribe na, mag-comment na, di pa pala ako tapos. So, try natin i-hairpin yung hair ko. Ay, gosh! Ang ganda talaga ng kulay, my God. Hindi mukhang wig yung buhok ko. Nakikita niya naman, di ba? Very lively. Very lively. Kasi I already tried different hair colors. Okay? And yung maganda rin naman sila kaparehas ng Revlon. Pero ito talaga, the best. Ayan siya, my God. Di ba? So, try natin clip. So, feeling millennial lang tayo, no? Feeling millennial lang kahit mami na tayo. Siyempre, di ba? Kailangan nag-aayos pa rin tayo and ano ba? And we also take care of ourselves. So, napapatingin ako sa lens, sa mirror or dun sa, ano ba yan? Dun sa, ano talaga? Dito ako napapatingin. Hindi ako napapatingin sa camera. So, dapat sa camera ako tumingin. So, ayun. Final look on my hair.
guys, 20 minutes pala dapat yung patagalin yung hair color sa buhok nyo, okay? And kung man sumobra kayo dun, okay lang naman, okay? Basta tansyahin nyo lang. And at the same time, after kung banlawan yung hair color sa buhok ko, ang ginawa ko, in-apply ko na agad yung conditioner kanina, yung pinakita ko sa inyo, and I left it on my hair for 2 minutes and then ni-rinse off ko na din. Tapos na. And then, anong tawag dito? Ano ba? Taubusin na ako ng words. Gabi na kasi. Chos. Anong connect ng gabi, diba? Okay. So, feeling ko gusto ko nang mag-rest. Siguro, ganun. Okay, I'm sorry. And, nasa na ako? So, ayun. So, pinatuyo ko na yung hair ko and then ito na. Sinuklayin ko na. Nagbihis ako. Siyempre, para bumagay naman sa buhok, diba? Sa aura. Bago nga yung hair color. So, kailangan medyo maayos yung suot natin. And then, ayun. And then, nag-makeup ako ng very light. So, lip tint lang from Ares.ph. And then, highlighter. And then, key light. And then, blush. And then, that's it. And if you have any questions, so yun nga, katulad ng sinabi ko, leave nyo lang sa comment box. And at the same time pala, sobrang sulit ng DIY na hair coloring. Bakit? Kasi nasa bahay ka, okay? Hawak mo yung oras mo, and at the same time, para mo na rin nire-relax yung sarili mo, diba? Sa sarili mong effort. So, ayun. Especially naka-quarantine tayo ngayon. So, guys, please do keep safe and eat healthy food and don't forget to exercise and spend time with your family and let us always pray for everyone's safety. Bye! Thank you for watching!